Bago pa man dumating ang panahon ng Industrial Revolution ay may pamamaraan na ng pagmamanufaktura ng mga kagamitan ang mga tao, kung saan ang mga kagamitan ito ay naiyari gamit lamang ang mga kamay o pamilyar bilang handmade. Panahon ng 18th century, nagsimula ang pag-usbong ng Industrial Revolution at dito nag-umpisa ang paggamit ng mga makina upang magmanufaktura ng iba't ibang mga bagay. Sa panahong ito, nakagagawa na at nakapagmamanufaktura na ng mga kagamitan ng marami sa mabilis na panahon. Taong 1908, inimplementa ni Henry Ford ang assembly lines, kung saan sa bawat proseso ng pagmamanufaktura ay may nakatalagang tao upang gumawa ng espesipikong trabaho. Nang sa gayon ay mapabilis nito ang pagbuo ng kaniyang mga sasakyan sa mabisang paraan. At sa loob ng 19 taon ay nakapagmanufaktura si Henry Ford ng 15 milyon na Model T na sasakyan. Taong 1961, nilikha ni George Devol at ni Joseph Engelberger ang kauna-unahang robot na magagamit sa loob ng industriya ng pagmamanufaktura, kung saan ang robot ay ginagamit sa pag-welding ng mga katawan ng sasakyan sa pabrika ng General Motors. Unti-unting pinaganda ni Devol at Engelberger ang kanilang robot na noong 1969 ang makabagong robot nila ay may kakayanan ng bumuo ng 110 kotse sa loob ng 1 oras. Isang malaking hamon sa kasalukuyan ang pag-usbong ng mga makabagong makinarya at robotics sa industriya ng pagmamanufaktura, sapagkat kasabay ng pag-usbong nito ay magkawala ng trabaho ng mga pangkaraniwang madla. Ano-ano nga ba ang mga epekto nito sa lipunan? Una, taong 2015, ang International Federation of Robotics ay nagtala ng pinakamalaking benta ng mga robot na pang-industriya na sa 240,000 robot. Ang industriya ng electronics at automotive ay patuloy na namumuhunan pagdating sa otomasyon. Ito ay nagsisimbolo na ang industriya ay pinag-aaralan ang benepisyo ng matalino at konektadong produksyon. Ikalawa, ayon sa isang survey mula sa tagapagmanufaktura sa Estados Unidos, ang pinakamalaking epekto ng robot sa industriya ng pagmamanufaktura ay ang paggawa ng bagong oportunidad sa trabaho para sa mga taong manggagawa. Sa halip na ang mga tao ay nagbubuhat at nagsasagawa ng mga trabahong walang pagbabago o monotonous, sila ay matututong magprograma at magsagawa ng pagpapanatili ng robot at makina. Ikatlo, ang paggamit ng mga robot ay nakababawas sa gastusin ng pagmamanufaktura sa kadahilanan na hindi nila kinakailangan ng kabayaran. Ang unang paggastos sa mga robot ay may kamahalan, ngunit nakikitaan ng mga kumpanyang tagapagmanufaktura ang pangmatagalang pagbalik sa kanilang pamumuhunan. Nakasasama ba ito o nakatutulong? Ang kagawaran ng kalakalan at industriya ay naghahanda para sa epekto ng otomasyon sa lakas paggawa ng Pilipinas, na kung saan inaasahang magkakaroon ng malawakang kawalan ng mga trabaho. Sa taong 2017, mayroong naganap na pag-uulat ang McKinsey & Company Consulting Firm na 48% ng trabaho sa Pilipinas na tumatayang 18 milyong trabaho ay magiging automated, at ito ay magre-resulta sa pagkawala ng mga trabaho ng mga manggagawa sa industriya. Ayon sa isang opisyal ng isang kagawaran, hindi raw rapat matakot sa otomasyon dahil maaaring magbigay ito ng mga iba't ibang benepisyo gaya ng pagkakaroon ng mga mas madami at mga bagong trabaho para sa mga tao. Upang mas mapalawak ang ating kaalaman, kami ay nakipanayam sa isang eksperto ukol sa isyu na ito. Okay, my name is Joel Bonifacio. Currently occupying the role of HR business partner in one of the factories of Nestle Philippines. I started my career as a supervisor, production supervisor, in different companies before joining Nestle. In Nestle, I occupied a supervisor role in production,
technical training role and then eventually transferred to human resources. So most of my experiences came from production line, dealing with people, and then human resources. So what are the effects of robotics in manufacturing? Well, the advantages is, of course, cost effectiveness. If you're going to automate and automate the line, a production line, it will be cost effective. You will have more improved line efficiency, and of course, it will be manufacturing will be more efficient. It will increase the speed of your production. Of course, improve in quality as well. Another advantage of robotics is to optimize manning. So since it will be cost efficient, instead of having a plenty of people in your packing line, most probably you will have just one automated machine or one robot that could replace your intensive or extensive manpower. But what are the disadvantages? So one disadvantage is actually you will replace your people or the employees with robots. So it's an employment. There will be a lot of employees who will lose their jobs, especially those who are in production lines, or the laborers, we call them. The effect in the industry or in the country, it will increase unemployment. So definitely, we'll have a lot of unemployed people since you will be replacing them with machines. And but also, it has an advantage for those people who are looking for specialized work, like those who are engineers who are graduate of automation, those engineers who are specialized computers or even robotics. It's an opportunity for them to land in the jobs specializing in automation and robotics. So it has its own advantages and disadvantages. Ang mga tao at ang mga robot ay kritikal sa paglago ng industriya ng pagmamanufaktura. Hindi dapat isipin na ang pagpapalaganap ng otomasyon ay ang kawalan ng trabaho. Ito ay nakakapagbigay ng mga oportunidad sa ating bansa pati na rin sa ekonomiyang industriya. Ang mga robot ay hindi kayang gumawa ng mga kakaibang ideya o maging leader ng mga pangkat sa kumpanya. Ang mga nakagawa lamang nito ay ang mga taong manggagawa. Maliban sa pagkakaroon ng mas mabilis na produksyon sa mga pabrika, nakatutulong ang otomasyon upang mas mabigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na hubugin ang kanilang mga kakayahan sa industriya na hindi limitado sa paulit-ulit na gawain. We now continue with our technological and cultural look at the history of robots.